So eto na nga mga idol, update tayo ngayon sa ating pambato na si Kai Sotto. Well guys, magkakaroon na nga ng pagkakataon si Kai Sotto na makalaro ngayong Sabado, no? Dahil nga po, no, lalaban na ang Hiroshima Dragonflies kontra nga po dito sa koponan ni Matthew Wright na Kyoto Hanaris. And well guys, ayon na rin po sa ating mga pinagkakatiwalaang source ay fully recovered na ngayon si Kai Sotto sa kanyang back injury. At handang-handa na nga pong lumaban at sumabag dito nga po sa kanilang laban, no? Kanilang laban kontra sa koponan ng Kyoto Hanaris. And we are expecting na ipapasok na nga po ni Coach Kyle Milling sa first five itong si Kai Sotto dahil nga po kinakailangan siya para sa matinding depensa. Then lately, no, hindi po pinapasok si Kai Sotto. Nakita natin, mahina ang depensa ng koponan ng Hiroshima Dragonflies at mabilis silang maagawan. Yung mga turnover lagi napupunta at yung mga rebound wala pong kumukuha. Kaya naman po sa pagkakatong ito, nakita natin, no, eto na yung chance ni Kai Sotto para magpakitang gilas. At balikan po natin yung rumors na kumakalat patungkol nga po, no, sa 2-way contract nga daw po di umano ni Kai Sotto sa Los Angeles Lakers. Well guys, no, ayon na rin po sa ating mga research na nakuha, ito po yung pasikreto lamang at hindi pa talaga binubulgar sa social media or sa mga media. Dahil kung matatandaan po ninyo, mismong tatay nga po ni Kai Sotto ang nagsabi at nagpost noon pa man, no, purple and gold. At ito na nga po yung tinutukoy nila. Hindi lang po ito basta-basta rumors, no, or bali-balitang kwentong barbero. May katotohanan din po ito at nanggaling din po ito sa mga international news sa basketball. At nakita naman natin si Kai Sotto nananahimik ngayon kasama ang kanyang agent na Wasserman. Hindi pa sila talaga totally nagbibigay ng impormasyon patungkol po sa issue na ito. Tignan nyo pong mabuti ito, lilinawin ko lang sa inyo. Kung ito po ay sakaling fake news, dapat ginawa na po ito agad ng paraan o sumagot po agad ang kampo ni Kai Sotto. Pero ngayon, nananatiling tahimik ang Wasserman sa isyong ito. Ibig sabihin lamang po nito, pinapakita nila na may katotohanan po yung sinasabing kinukuha nga raw po o gustong kuhanin ng Los Angeles Lakers itong si Kai Sotto para maglaro sa kanila. Kailangan po kasi nila ng big man na pantapat nga po kay Victor Wembanyama. Wala kasi alam kung nakakatawa ito, no, at hindi ka paniwala. Okay lang naman yung kahit ibang ko si Kai Sotto sa Los Angeles Lakers. Ang mahalaga, magkaroon po tayo ng kauna-unahang pure-blooded Filipino na makakapaglaro nga po sa NBA. At na kay Kai Sotto po ang ating dream, no, at talagang gustong-gusto natin siyang makapasok noon pa man. Well, kung titingnan nyo nga naman, no, hindi pa talaga ganoon ka-qualified or kahinog itong si Kai Sotto. Pero kapag na-train po ito, ay walang imposible sa ating pambatong na si Kai Sotto. For sure, makakapasok po yan ng NBA. So alam ko tumatawa ka ngayon dahil alam mong imposible. Pero walang imposible, basta Pilipino po ang kumilos at gumawa ng paraan. Well guys, patuloy ko po kayong i-update. And please, pakisuporta naman po ng ating YouTube channel para update kayo sa mga susunod nating Kai Sotto updates. Maraming